kaya't tayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes sa 19 na linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ni Jerome Pasha. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekiyas sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Asur ng Gabaon. Sila na uwi na sa patyo ng templo. Sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor
at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Hekonias, anak ni Haring Joaquin ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag ng mga kaharian. Kung magkakatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula ng baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor. At magkakagayon nga, siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon. Pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot, maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kang masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y mabubuhay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
sa salita ng may kapal na pagkay kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang lugar na ilang. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na nadala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawang isda na naririto. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipo ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa mabansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Nalutigit ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga ang mga nakikinig sa opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo, dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Sa mabuting balita ngayon, kaugnay ng mabuting balita kahapon, binibigyang halaga ang dapat nating pamamaraan ng ating laging pagsimba. Kung inyong babalikan ang mga salitang binabanggit ni Jesus, ang mga salitang binabanggit din sa banal na misa, lalo na sa oras ng konsagrasyon ng pagiging katawan at dugo niya ang alak at tinapay. Kinuha niya ito, nagpasalamat, pinagpira-piraso, at ibinigay sa mga alagad. Mga minamahal sa banal na misa, tanging tinatanggap natin si Kristo, ang tunay na tinapay ng buhay. Kaya nga po, lagi nawa, at pag sumikapan natin na sa tuwing dadalo tayo ng misa, makapagkomunyon tayo, makatanggap tayo kay Kristo. Siya na laging papawi sa ating mga kasalanan, siya na magpapagindapat sa ating mga kahinaang nagagawa sa buhay. Subalit gusto ko po kayong dalhin sa pagninilay sa bandang gitna ng mabuting balita. Ang sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sa tuwing matatapos ang banal na misa, tuwing uuwi tayo, tuwing hahayo tayo, ito po'y malaking atas
at malaking responsibilidad sa bawat isa sa atin na yung Kristo ang tinapay ng buhay na ating tinanggap, yung kapayapaan na ating naramdaman sa pagtanggap sa Kanya, yung kapanatagan ng kalooban, yung katiwasayan ng ating isipan na ating natanggap sa banal na misang ito, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Mga minamahal, sa mga makabagong muka ng kagutuman sa panahong ito, hindi po sa tinapay o sa pagkain lamang nagugutom ang tao ngayon. Hindi lang sa inumin na uuhaw ang mga tao ngayon. Marami gutom sa pagmamahal, uhaw sa pangunawa, gutom sa pagintindi, uhaw sa pagkalinga. Kayo ang magbibigay ng makakain para sa kanila. Sinasabi po sa atin ng Panginoon sa araw na ito, ang ating pananagutan matapos na siya'y ating tanggapin, hindi po sapat na nasa atin lamang si Kristo. Hindi tama na panatilihing nasa puso lamang natin si Kristo. Si Kristo'y dapat ibinabahagi sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Huwag niyong isipin kailangan niyong lumayo, kailangan niyong humanap ng mga nagugutom, ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak, ang inyong mga kasama sa bahay, ang inyong mga katrabaho, ang inyong mga kaibigan. Sila ay dapat nating binabahaginan ng Kristong tinanggap natin sa banal na misa. Nawa po sa banal na misang ito, mga minamahal, habang ating pinapahalagahan si Kristong ating tatanggapin sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagbigay na puso. Hayaan mong sa aking mumunting kakayanan, makapagpakain at makapagbigay inumin ako sa aking kapwa, sa mga taong lubos na nauuhaw at nagugutom sa pagmamahal, sa pag-unawa at sa pag-intindi, upang ito'y maging kabahagi ng aking pagmamahal na tinanggap mula sa iyo, ang aking kapwa, na babahaginan ko ng iyong pag-ibig. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya
kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan, upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ikaw ay talikda ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabaya ang panaiga ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayo na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya noong dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niyang sila'y lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay. Upang kami sana ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa kanya na namatay at muling nabuhay, para sa aming tanan, isinugo niya, Ama, mula sa iyo, ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga ng handog mo sa mga sumasampalataya, upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimula ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng mga tao. Ama, isinasamo naming pamanalinawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito, upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo sa pagdiriwang namin ng dakilang misteryong ito, ng kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, kanyang ipinakita na mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at ngayon ipinakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo. Sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ang lahat ng naririto ngayon at ang buo mong sambayanan, ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggaan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabayin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Pagawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasa. Sasalo walang hanggang. Po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, ngayon pong August 31 ay kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Sa mga gustong magpakumpil, mga kabataang 12 taon ng edad pataas o sa mga wala pang kumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina hanggang August 9 lamang. May mga schedule pong parating, August 10 po, merong seminar. Maghapon para sa mga kukumpilan at sa umaga para sa mga magulang, ninong at ninang. Nawa po'y magabayan kayo ng schedule na nasa screen at makikita nyo rin sa ating FB page. Bahagi po ng rekomendasyon ng Arsobispo para noong nagdaang bisita pastoral, simula po ngayon, Lunes, tayo po'y may opisina na tuwing araw ng Lunes. Pakisabi nyo po sa inyong mga kasamahan, ang pambansang Dambana ni Padre Pio simula po ngayon ay bukas na ang opisina tuwing araw ng Lunes. So buong linggo po nabukas ang opisina bilang rekomendasyon ng mahal na Arsobispo sa pangangailangang pastoral ng mga kababayan at ng mga taong nananampalataya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabanalan. Pagmamahal at kabutihan sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, ibahagi si Kristo sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Tayo na tipayan, kanyang pagkalingatabang, isa buhay pag-ibig at katarungan.